guys, welcome to Subic Truck TV again. May 4x4 naman ako ipapakita sa inyo, mga mini dump truck ito, dalawa. Mga as is pa lang ito, hindi pa siya nare-recon. Ayan, papasilip ko po sa inyo. Mga 8 stud lang po siya, mga straight chassis. And then ang makina po nito is 4HF1 inline. Mga inline po ito, medyo as is pa lang po siya kasi hindi pa siya nare-recon. Mga straight chassis, hindi po siya camel chassis, kaya malit lang po yung kanyang makitid yung kanyang chassis. Ito yung dan box po niya. Pag nareko naman po ito, is pipintura naman yan. Kung anong kulay lang gusto nyo, pwede naman dito sa kanila. Ito po yung pangilalim niya, yung differential niya. Ito po. Ayan po, pasilip ko po sa inyo yung 4x4 po rito na mini dump truck. Na inline po ito, mga inline dalawa. Pareha silang makina na 4HF1. Ayan, papakita ko po sa inyo para po mayroon kayong makita na 4x4 na sa vlog ko. Ngayon lang po ako nag-vlog nito. Dalawa po ito. Ito pa po yung isa. And then mayroon akong sasabihin sa inyo mamaya sa mga gusto magpa-financing bago kayo magpunta ng Subic, para po ma-aware po kayo sa mga gusto pong magpa-finance dito sa Subic. Sabihin ko po sa inyo para hindi po kayo nawawala ng truck. At di ba kasi binibenta yung truck. Ito pa po isa na 4HF1 na 4x4 po ito. Ayan, 4x4. And then straight chassis din po ito, kaparehas po ng isa. Ito, mga as is pa po ito. Kaya po may mga kalawang pa na ganyan is, hindi pa siya nire-recon. Ire-recon lang siya pag nabili nyo na. Ganito po ang nasa yards na ito. Kailangan mabili muna ng na bibili, and then saka i-record nila kung anong, kasi iba nagsasuggest ng ibang kulay para ma-prepare nila kung anong kulay ang gusto nyo. Ayan po, straight chassis din po, parehas silang straight chassis po. Ayan po, parehas silang straight chassis. Ayan po, pakikita ko po sa inyo, ayan, sa likod, yung dan box niya sa likod. Ayan po yung kanya ibang ilalim. Mga 4x4 po ito, mga 4x4 ha. Ayan po, papasilip ko lang sa inyo. At mamaya po, papasilip ko sa inyo yung ibang mga truck na dumating dito sa Subic po. Mga dumating po ha. May mga truck po akong nakitang iba, pero yung video ko is hindi pang YouTube. Kaya pasensya na kayo, malit lang screen ng ng kasunod ng video na ito. Ang makina po nito ha, mini dump truck, 4x4, 4HF1 engine. And then inline po yan, dalawa po sila. Isang blue and then isang puti. Ayan po ang mga mini dump truck po rito na 4x4. Ito naman po, sabi ko kanina, 12-wheeler wing van po ito na 6WF1 na inline. Medyo malit lang ating video screen kaya na-videoan ko siya ng patayo ang aking cellphone, kaya pagyasyahan nyo na. At balik nga po pala tayo doon sa may kuha, sa may pupunta po rito magpapapinansing po, may mga pinansing po. Advice ko lang po sa inyo, pag pupunta po kayo ng Subic at magpapapinans po kayo, and siguraduhin po muna ninyo na meron na po kayong credit advice. Kasi karamihan po ngayon dito sa Subic, pag hindi po siya na-approve ng financing, and then hindi nababawasan na po yung deposito ng mga nagdeposito sa truck. And then kung meron na po kayong credit advice na galing po sa financing or sa banko, is hindi na po ibebenta yung truck or madali na po maayos ang truck. Yan po ang payo ko po sa inyo. Pag magpapapinance po kayo para hindi po kayo na decline o na yung deposito ninyo hindi nagbabawasan, and then wag muna niyong ipagawa yung truck pag nagpa-finance po kayo rito. Walang gagalawin muna, and then humingi po kayo ng kasulatan sa dealer na pag hindi ako na-approvean sa financing, pag hindi kayo na-approvean sa financing, ibabalik ang pera ninyo ng buo. At mas maganda po, binibidyuan ninyo or pinipicturan ninyo ang pagdeposito ninyo, pagtanggap ng pera. Make sure lang po na ang pera ninyo makukuha, ang pera ninyo na maibabalik kung sakaling hindi po kayo pumasa sa financing. Meron po kasing years dito na binabawasan nila yung kanilang mga deposito, gawa na hindi raw nila nabenta yung mga truck nila.
gawa ng para sa'yo daw, nakalaan. And then, kaya po, ang ganun po ang payo ko po sa inyo, magpagawa po kayo ng kasulatan na kung hindi po kayo papasa sa financing, is maibabalik po ang pera ninyo. Yun po. At ngayon, tatawagan naman ni dealer si financing ninyo kung ma-approve kayo. And then, kung hindi kayo ma-approve, tatawagan pa rin kayo ni dealer para sabihin sa inyo na ibebenta nila ang inyong truck. Ganun po ang nagiging kalakaran sa ibang yards po dito. Pero hindi naman po lahat, kaya po sinasabi ko lang po sa inyo para ma-aware po kayo. Magpupunta po kayo sa Subic at magpapapinance. Ganun po ang gagawin ninyo. Humingi na po kayo ng credit advice sa mga financing agency na inyong pupuntahan. And then, pangalawa po, kailangan po yung financing agency na inyong kokontakin ay hiwag po kayong papayag na sila po ang maghahanap ng unit para sa inyo. Tandaan po ninyo, ang mga financing agency po ay dapat huwag kayong papayag na sila po ang maghanap ng unit sa inyo. Kayo po dapat ang maghanap ng unit. At para po hindi na masyadong tumaas ang price. Ganun po. Ayan po, 8 stud po ito na forward wing van. Mabilis ang video lang po ito dahil pinapaliwanag ko lang po sa inyo sa may financing. 8 stud po ito na forward wing van na inline 6HH1 po ang makina. And then 21 feet. Sariwang-sariwa po chassis neto. And then, yan po, pakita pa silip ko sa inyo. At uulitin ko po uli sa inyo, ha. Sa magpapapinance po, makakumukuha ng financing, huwag po kayo papayag na ang financing agency ang sila ang kukuha ng mga truck ninyo. Sila ang pipili ng truck ninyo sa Subic. Tandaan po ninyo, ha. Ito na, 8-stud din po ito na forward wing van na 20 feet. Ayan po, mapakasilip ko lang po sa inyo. Medyo pansin na kayo, maliit lang yung screen ko. Dinamay ko na lang ito, gawa ng hindi, wala ako sa Subic nung last week. And then ito sana pang ano ko lang ito, pang page ko sana ito. And then hindi ko na siya muna siya in-upload dahil wala akong nakuha video nung nakaraan. Yan po, mga sariwang 8 stud po ito. Mga kailan lang po dumating dito sa Subic yan. Ayan po, mga 8 stud na forward wing van po yan. And then papasilip ko lang po sa inyo. At ako po yung nagpapasalamat at marami pong tumatangkilik sa Subic Truck TV. And then marami pong tumatawag sa akin. Ako yung nagpapasalamat sa inyo at iba naman natutulungan ko na. And then sana isa kayo sa matulungan ko sa pagpunta nyo rito sa Subic. At maisama ko kayo rito sa mga yarda ng mga Class A unit. At ako yung nagpapasalamat po sa inyo. And then please subscribe my YouTube channel po para ma-update po kayo sa lahat ng aking mga video ng i-upload. Ito naman po, 10PE po ito na 10-wheeler wing van na ano, na original molly and then single dip po ito. Sariwan chassis din po ito, kaya yung mga sariwan chassis ang pinipili ko muna ngayon. Ayan po, medyo maiksi lang po ang video ko. Para po masilip lang po ninyo at maraming maraming salamat po sa mga nanonood. And then, God bless po sa inyong lahat. And more power po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po again. God bless. Thank you.